Nasawi ang isang rider na nabanggat na kalagkad ng isang truck sa Lipa, Batangas, sa Lapu-Lapu City sa Cebu naman. Isang rider ang namatay din ng bumangga naman sa nagkaaberyang truck. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nahati ang katawan ng rider na ito at napuruhan ang kanyang ulo matapos siyang bumangga sa isang truck sa Marcelo Fernand Bridge sa Lapu-Lapu City sa Cebu kaninang madaling araw. Pumailalim pa ang motor sa lakas ng pagbangga sa gulong ng truck. Dead on the spot ang rider na kinilalang si Randelo Tayo. Sa kuha ng CCTV, kita pang dumaan ang truck na unti-unting huminto dahil nagkaaberya. Makalipas ang 10 minuto, dumaan na ang motorsiklong yan na minamaneho ni Tayo. Di nakita sa CCTV, pero matapos niyan ay bumangga ang motor sa nakahintong truck. Bagamat nakabukas ang hazard light ng truck, kapansin-pansing walang early warning device na inilagay sa kalsada. Ayon sa mga pulis, dahil dito ay maaaring managot ang truck driver. May liability pa rin itong truck considering wala siyang early warning device. Wala rin siyang pahinante na pwedeng magman sa traffic, magbigay signal sa mga paparating. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na kinilalang si Bicho Completado. Paliwanag niya, plano na sana nilang maglagay ng early warning device. Pero di nila nagawa yan dahil naghahanap pa sila ng pangkalang sa truck. Sinabihan ko yung helper ko na pagkatapos niya lagyan ng pangkalang, lagyan niya ng early warning device. Di pa kami nakalagay, bigla na lang may sumalpok. Nahaharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa kuhang ito naman ng dashcam, kitang pumasok ng intersection ang motorsiklong ito. Pero ilang saglit pa, bigla na lang siyang nabangga ng kasunod niyang truck. Nakalagkad pa ng ilang metro ang rider bago huminto ang truck. Isinugod pa sa ospital ang biktimang si Robic Naval. Pero namatay din kalaunan. Nakipag-areglo na ang driver ng truck sa pamilya ng biktima. Naiwan naman ang bakas ng dugo sa National Highway ng Tagudin, Ilocos Sur matapos bumangga ang isang motor sa pampasaherong bus. Patay ang magpinsang magkaangkas sa motorsiklo na sina JP Fabro at Melvin De Fiesta. Iniimbestigahan pa kung paanong nagkabanggaan ang motor at bus na dumaraan noon sa magkasalubong na linya. Sinampahanan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property ang driver ng bus. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.